Konnichiwa minasan, it's Sabado na naman at tayo nagbabalik with yours truly, Harakiri, sa ating weekly podcast, Get Ready with Harakiri, kung saan natin makikilala ang inyong mga paboritong Playforce TV talents. And this week, ang ating guest po ay ang nag-iisa na si Dags Gaming. Welcome, Dags. Kamusta? Hello. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Magandang gabi rin sa'yo. Kamusta? Kamusta, Dags? Ito po, okay na okay lang. And napakaswerte ko at I actually get a one-on-one interview with Harakiri. Ayan, the one and only one, Harakiri. Thank you so much sa opportunity po. And glad to have you here. Maraming salamat sa pagdalo. Tsaka kamusta naman sa outer space? Para nasa outer space ka. Nasa outer space ako ngayon na. Kasi hindi naman sa lutang pero nagustuhan ko yung background actually. So ito lang napili natin siya to represent yung background natin kasi ang background natin is napaka messy. So tinakpan lang natin siya. Ayos lang yan. Pero kamusta buhay? How's life in general? House life sa totoo lang katatapos lang ng work actually. Wala pang ilang minuto, nag-out ako sa work and then naligo konti, ligong bibe, kumbaga binasa lang yung buhok para kunyari. We're having technical difficulties. Nag-aano po yata tayo. Yeah, okay. We're back. Sabi nga, ligong bibe ka lang. Ligong bibe. Binasa lang para kunyari bagong ligo. Oh, nagbasa lang ng mga balahibo. Binasa lang din yung ano para hindi naman magamoy. Dead joke lang. Ayun. Kailangan mag-ugas hygiene nga naman. Lalo ng init-init ngayon. No? Ang init, tayo. Grabe. Pero mas painit pa rin ako eh. Hindi, joke. Ako mo. Ayun, again, Dags, maraming salamat sa buong okay. Tama. Shoutout sa mga nanonood natin dyan. Shoutout sa mga nanonood natin. Si Andy G. Lauzon, si Chanel Lapus, si Chanel. Kenneth. Ayan, welcome. Guys, shoutout sa inyo, guys. Shoutout sa inyo, guys. And again, like sabi ko sa intro natin, this is where makikilala natin ang ating guest na si Dags. So kung may mga gusto ko itanong kay Dags, itanong lang po ninyo yan sa comment section. Huwag lang sa love life, ha? Ay, huwag lang sa live. Huwag lang sa love life kasi yun. Pero, but yeah, let's get started with my questions kasi may mga tanong ako sa'yo, syempre. Ano? So, gusto natin makilala si Dags, guys, di ba? Sure. Ngayon, ang umpisa kong question, like I have like set of questions na dinivide natin sa mga iba-ibang segment. So, mag-umpisa tayo sa segment na streamer profile. So, ito lahat ng mga tanong na tungkol sa pag-stream mo. Okay? So, Dags, yes. Tanong ko lang is, ready ka na ba? Kahapon pa. Oy, kahapon pa. Yan na. Kahapon pa. Alright, so una akong tanong. Bakit mo napili yung pangalang Dags Gaming? Actually, nag-come up ako with Dags Gaming. So, hindi sa dahil sa Kaldags, ha? Oy, naku po, nakakaldag daw, guys. Hindi, dahil sa Kaldags. Hindi. Actually, nag-base yung aking page sa Dags kasi if you know Romy Pastrana aka Dagul. Pares kami na hindi naman nalalayo pero mas maano naman ako sa kanya. So yung Dagul sinorten ko siya into ginawa ko na lang medyo ano. It come up with Dags. And then gaming kasi gamer nga ako, so gaming. Kailangan nag-umpisa mag-stream? Nag-umpisa ako by May 17 last year. 2021? Yes, 2021 during pandemic pa yun. Kasi hindi makapasok sa trabaho, so ano nga pwede kong gawin? So, sa bahay lang. Nakikita ko, okay to ah. Mukhang total naglalaro din naman ako. So, why i-air ko yung ginagawa ko, di ba? So, i-stream mo nga. That's it. Pero ano, like, yun lang ba yung reason or na para bang wala ka naman ginagawa, parang gusto mo lang i-try? Or meron ka pa talagang ibang parang naging reason
para mag the reason behind talaga is may mga ina-idolize akong mga streamers like si ayan, so known naman siguro si Chuck Stevie, right? And oh, then si sila sila Bobong Gamer, ayan, yung mga names na ina-idolize ko, and then so yun. Mga na-inspire ka, kumbaga. Na-inspire talaga ako to make a page and then do what I love, doing what the what others can do, di ba? So, para so, kaya nila, kaya ko rin yan. Kanila na mag-o. Alright, so, ay, since May, sabi mo, 18 ba? Tama, if I remember. 17. May 17 last year. Yeah. Since then, naka 1 year ka na, happy ano, belated happy streaming anniversary. Thank you. Kamusta yung pag-stream? Like, how is the journey so going for you so far? Para baka experience ko nung syempre ba from the start, 'di ba? Nagpapakilala ka pa lang, so as a streamer, what will be my content? Naisip ko, anong content ko? Yung content na catchy, na may iwan, may tatak sa mga viewers mo na babalik-balik ang kanila. Oh. So yun yung ano. So at the start, syempre, yung tipong may viewer ka tapos nawawala. And sabi ko, start lang to eh. So meron akong dapat gawin. Para balikan ako, and eventually every live streaming ko nandoon sila. So yun yung regular viewers na. Oo, magiging regular viewers natin sila. So yun, ayun, and then eventually as my journey went on, by I think November last year din, by November 2021, di ba? I became a mill streamer. Okay. Influencer, oo. Oo, and then, ayun na nga, so, sabi ko, oy, kaya ko pala. So, I got one. So, parang 1-0 na, kumbaga. 1-0. One achievement done. And then, the next one, next phase is yung supporters badge, yung green. So I got that by January this year lang. And sabi ko ayan, may hindi naman siguro naging hindi man naging maganda yung journey ko from the start. And as time and months went by, meron siyang nagiging result. So nasasabi ko na meron akong na-achieve, merong nagagawa, and may nangyayari itong ginagawa kong pag-i-stream, sabi ko. Nice. So I just continue and hoping na makapag-isip pa ako ng other ways to get more attention from the audience, ayun, ganon. Ah, okay. So until now, experimentation pa rin, kumbaga. So, It's a continuous learning process nga. Continuous learning process nga yung, kumbaga eh. Huwag kang mag-stop kung ano yung ano mo. So, get tips from the others na yung tatingin mo na, how they become successful. So, kailangan mo lang imitate, na hindi naman imitation na in the process. Ay, baka maano to. So, get learnings from them, inspired by them. Inspired to them pala. Tama naman yun. Tama naman yun. Yes po. Alright. So before tayo pumunta sa next question ko, gusto ko na sana i-shoutout yung mga iba natin viewers dyan na nag-anuan. Ayan si Thea, ayun, sabi niya late na daw siya. Hindi pa naman yata. Ayan, shout kay Lionel. Ayan si Legend Daddy. Isa po natin. Legend Daddy. Ayan, kay Shizuku Mizutani. Ayun na nga daw po. Notify, happy streaming from Tadso Gaming. Ayun. Sino kaya to na supportive jowa daw? Ayun, sino daw yun? Supportive jowa? Uy, sino yun? Hindi daw alam. Ako po. Welcome here sa Playforce TV. Ayun. Ayan. Playforce TV. Si Miss Lee, si Taya po yan.
Ayun, ayun. Maraming maraming salamat. Again, guys, sa mga nanonood sa atin dyan, if you have any questions, may mga gusto kayo malaman tungkol kay Dags, o may mga gusto mga kayo itanong, drop nyo lang po yan sa comment section at i-entertain po natin kayo. Babasahin po natin ang inyong mga tanong. Yes. Alright, guys? As long as, ano, as long as hindi siya labag sa, ano, as long as family friendly, family friendly yung tanong, okay? Ayun pa, may mga shoutout kay Angel Tolentino. Angel DT Gaming. Kasama natin sa Playforce. Shoutout. Alright, okay. Ayun. Shoutout na naman sa mga kasama natin dyan. Alright, so, again, let's go back to my question. So, nakwento mo nga yung pag-i-streaming mo na yung your journey so far is kahit parang may mga times na nadadown ka kasi yung iba hindi nakaka-regular watch or parang may mga mga na ano, you focus on yung mga highlights or ano, like yung parang nasaya mo na achieve mo na MIL streamer, tapos yung alak ng supporter badge. So ngayon, can you just specify your streaming highlights na para mga moments na talagang nakakataba ng puso mo na na-experience mo so far sa pag-i-stream? And then, yung mga low points din siguro na moments na hindi ka na mapatigil kumbaga na para bang na-experience mo sa pag-i-stream na napaisip ka na worth it ba talaga itong pag-i-stream ko? Masasabi ko for now is during my streaming ngayon, napaka delightful ako sa mga audience ko for now na even though hindi pa sila kalakihan, community ko hindi pa naman kalakihan, yung support na binibigay nila sa akin every time I go live, yung after my live kinakausap nila ako, they reaching out na ganito, kinakamusta ka, yung feeling na hindi kanila iniiwan on cam or off cam. Tama. Yung ang napaka-delightful ko na nandyan sila for me. Even though kahit hindi man kami ganun kalaking community, like unlike the others, yung bond na nabibuild namin. Sticks like glue, yung parang walang iwanan. Magkakasama kami. Maganda naman yung ganun, no? Mm-hmm. Maganda nga. Kasi sometimes, like, ang downside ng malalaking community is, ayun nga, parang hindi na siya nagiging personal, di ba? Like, hindi mo na sila makausap isa. Isa, wala yes. Na parang challenge. Wala nang reaching kaya out. Kaya minsan maganda nga yung, ano, yung medyo maliit pa na community na para talaga naalagaan mo, kumbaga. Opo. Yes. And naalagaan kanila, di ba? Oo. Shoutout sa mga... Ano pala nga, speaking of ano pala, singit ko lang. Anong tawag mo sa mga followers mo, mga viewers mo, yung community mo? Sa ngayon, wala pa eh. So, ang tawag ko lang sa kanila is solid kaldags lang. Mga kaldags sila. Yung mga kadags, di ba? Kaldags o kadags, yes. Pero kaldags ayos yun, parang mga solid kaldag. Di ba mga kaldags? Malay mo, baka ma-featuring pa si Bingo Girls. Ay, sorry. Ayun. Marami salamat. Eh, but yeah, go. Continue. You were saying yung about yung mga solid community mo nga and yung nakakatulong sa'yo na ano. Like your highlights and low points sa pag-i-stream. Highlights. Mga highlights and low points. Yung sa low points kasi minsan hindi ko na as a streamer hindi ko na control minsan yung temper ko pag naglalaro ako eh. Lalo pa ML lang ini-stream mo, di ba? Oo nga at lalo na ta ML nga at mostly ano ko eh naglalaro lang ako solo and meron akong nakakalaro. Pero most of the time kasi so yun yung temper minsan hindi ko na ma-manage. Then nakaka-speak ako ng medyo violent minsan during my stream. So yun yung mga low points. Hindi family friendly na mga ano, no? Oo, oh, yan. Yun. So medyo ano yan, medyo foul. Yun, madalas yung mga low points na ano ko eh. Ganun niya, okay. Oo. So yun yung ano eh. Excuse me na lang sa mga viewers ko madalas minsan hindi natin control yung temper and then
Day by day naman is iniisip ko and I'm reviewing my live naman. Sabi ko, how can I control it? How can I manage my temper, di ba? So ginagawa ko na lang is instead na magalit ka, istawanan mo na lang. Oh, tama nga. So, ganun na lang, di ba? Chill lang. Chill stream. Ayan. Yun lang, yun po, yun sa low points. Okay. What about like yung parang highlights naman? Like you mentioned kasi yung like MIL na nakuha mo nga and yung pag-unlock ng supporter badge. Ano yung parang aside from those, meron ka pa ba ibang moments na talagang tuwan-tuwa ka na pag naalala mo napapangiti ka and naisip mo worth to, tama yung decision kong pumasok na pag-stream? Aside from those, yung nung nagkaroon ako ng first payout. Ooh, kahit hindi yan yung pinaka isang bigay sa akin ng to push through, 'di ba? Hindi man siya ganun kalaki kasi hindi pa naman tayo 'di ba? So from that, 'di ba, may kumbaga may output din. Tsaka hindi basta payout is payout . Oo. Meron kasi pagod din, 'di ba? At the end of the day, nag-e-enjoy ka na, at the same time may may nakukuha ka pang value from that. Oo nga. 'Di ba? So parang double ano na 'yan . Tawag nito. So plus na lang, bonus na lang yung nag-e-enjoy ka na, nagkakaroon ka pa ng output. So yun yung isang highlight sa pag-i-stream ko, yung first, nagkaroon ako ng first day. Shoutout si Danilyn Escarda Agassi na yun nga naman, tsaka kay Papi Bench, yun, Bench Olarte, yan, sa mga Hara Nation natin, welcome. Ayun, welcome sa natin. And kay, sino pa ba to? Si Yeyen Remolin, happy streaming from Tansog Gaming. And si Lea Bapoliona, tsaka, ayun, Ruth Gran Maria, welcome sa podcast natin guys, 14 or 14 viewers yan. Again, I'd like to remind you kung meron kayong mga gustong itanong kay Dags, make sure to ask that. Pero basahin ko lang tong comment ni Legend Daddy na sabi niya, just be you lang Dags, people will love you and support you for who you are and not for what you want to be. Ayun, sabi nga ni Leon. That's inspiring. Inspiring. Na para bang just be who you are nga naman. Yeah. Yes. It depends. Kung may goal ka naman talaga, sasama ka nila yan at saka susuporta ka talaga ng mga yes, that's true. That's true. Mga kaldags natin. Oh, yan. Alright, okay. So, my next question is, ano yung parang motivation mo? Nakakapagpatulong sa'yo na talagang i-continue yung pag-i-stream mo? Motivation ko? Mm-mm. Kaya parang pagising mo sa umaga, kahit pagod ka, yung tipong nakaka-pursige sa'yo na, okay, mag-i-stream pa rin ako. Actually, my audience. Mm. My community. Audience. Community. May mga kakaldags. Yes. Oo. Sila. Sila yung nagmo-motivate sa akin to push through every day kahit anong pagod mo sa trabaho. Kasi nag-working ako . Working at the day, streaming at night. So yung pagod mo parang para sa Pilero. yun nga. So yung pagod ko nawawala through them . Ayun. Sila talaga. The sila, oo. Mga viewers na nakakamotivate. Yes. So, even though sabi ko nga, hindi ganun kalakihan pa, yung isang viewer mo, isang supporter mo,
na magsabi sa'yo na don't give up, malaking bagay yun. This small thing. So I take my energy from them talaga to push through. That's really good. So yan, shout out sa lahat ng mga kakaldag sa nanonood. Maraming salamat sa pagiging motivation kay Dags sa pag-i-stream niya ayon. Nako, hindi si Jowa. Shout out Teya, baby love. Pero ano kasi yan, ang tinanong ko kasi, motivation niya pag-i-stream. Iba naman kasi sigurong klaseng motivation si Jowa, di ba? Sa buhay, in general. Ibang ano yun in general na kasi si Jowa. Like, buong buhay din. Motivation. Buti naligtas natin yun. Na-segue, kumbaga. Na-segue, oo. Alright, so my next question is, ano yung legacy na gusto mong iiwan sa audience? Kasi parang may na-mention ka kanina na gusto mong tumatak sa isip ng mga viewers, ng mga nanonood sa'yo. So, can you tell me, ano yung parang legacy or parang gusto mong tumatak sa isip at puso legacy ng mga viewers? Yeah, para bang pagkatapos, kunyari ako nanonood ako ng stream mo, napadlaan ako, and then after mo mag-stream, parang yung iiwan sa akin na may isip ko na, okay, babalik ako para manood ulit kay Dags or parang, uy, ang ganda ng stream ni Dags na napanood ko. Ano yung gusto mong tumatak? Gusto kong tumatak sa isip ng nagiging viewers natin every day, every night. Oh. Yung feeling na approachable ako. You can have moments with me, you can be make fun of me during my stream. Yung tipong I can be your friend. Not just a friend na huwag mong utangan ha. Wala tayo dyan. ibang klaseng approachable yun. ibang klaseng approach yun. So yung tipong kung ano ako nasa stream, ganun din ako pag nakatalikod. Oh, tsaka ganun camera sa tunay na buhay. Kumbaga. Oh, yun. So yun lang. I am what I am. Kumbaga sa kanta. Yun lang. Alright, maraming salamat dyan. At ay nga, shout out kay VV. Ayun, pasigaw daw kay V. Tsa, ayun, ako po. Admin ko yan, si Admin V. Admin. Hello, shout out V. Tsaka si, sabi ni Yeyen Remolin, sana all the baby love. Kaya nga lang, parang nag-ouch si Teya kanina. Ako na. Tsaka, ayun, shout out sa inyo guys. Maraming salamat. Again, sa mga gustong magpahabol dyan ng mga question, tanong lang kayo. Ayun, ayun, ako po. Nag-networking sa comment session natin si Legend Daddy. Ako po, Legend Daddy talaga. Nag-networking pa. Ayun, no? Oo nga, nakita ko nga. Ayun, maraming salamat. Okay, again, let's go back again. Kung may mga questions kayo, question nyo na yan, guys. Ayun, ako po. Parang ano yan, ha? Parang medyo ano yan. Sino ba yung tinatanong nila kung single? Si ano yata? Si Idol Hara yata tinatanong dyan. Parang kanino ba ang tanong yan, V? Shoutout kay Papa Way. Papa ayun, Way, shoutout Papa Way. Playforce, yan, co-streamer. Pero before we get V to clarify that kung kanino directed yung tanong na yan, question natin ay, ito, this is my next question for you, Dags. Ano ang mga ini-stream mo ng mga laro? For now, Mobile Legends. Mobile Legends ka ngayon, like exclusively yes. Mobile Legends muna. Oo. Pero like in the future, do you have any like games na gusto mong i-try stream or gusto mong parang pasok like sumulan? I would like to try PC games. PC games. Like Valorant pero hindi Valorant eh, Banorant eh. Banorant. Okay lang yan, natay yan. Natay yan. Okay, di pa ako nakakalagpas ng ano eh, ng tanso eh. So, I start yung wala problema. I like to stream PC games like a Valorant. Ayun, okay. Loko ng putukan. Ay, ng barilan. Masaya. Ayun. PM na mamaya. Okay. Para daw. Ikaw naman, Hara, para mihin natin ng mga legend. Ano? Para ba sa akin yung tanong, V? Para daw sa akin yung tanong. Sa'yo eh. Specific sa'yo okay. Eh. Sorry. Pero to answer that question, I am happily taken.
Ay. May mishara na po. May kumuha na po. May mishara. Pero maraming salamat po. Ay, hindi pa naman. Pero happily taken po tayo. Thank you for the question. Ayun, guys, follow nyo din ng host natin na Harakiri. Ayun, maraming salamat sa pag-vlog nga naman, Leo. Thank you so much kay Legend Daddy. Pero yeah, I guess for my last question sa streamer profile segment natin before we move on sa personal life and like... Ah, meron pa pala yun. Kala ko yun na yun. Right? We're at the halfway mark pa lang. Halfway mark pa lang. Kumbaga kung mahabang scene ito, ito yung parte na makakat yung movie tapos lalabas mo yung mga tao para mag CR o kaya intermission. Oh, pero yeah. Ito na. My last question is bakit ko panakit? Gusto ko lang manood. Bakit? Ano niya? Okay. The last question for this streamer profile segment is kung sa mga viewers natin dyan na mga nanonood na baguhan sa pag-i-stream or gusto nilang subukan mag-stream or kahit matagal na sila nag-i-stream at nagkakaproblema pa rin sila, ano ang mabibigay mo na tip or advice sa kanila? Kagaya nga po ng sinasabi ng karamihan, syempre ang pag-i-stream is hindi naman yan basta pag nag-stream ka, nandyan na yan eh. You get the gold agad eh. How to get the gold? So syempre you have to strive. You have to make a content na yung nga na kailangan tumatak, maiwan sa viewers mo. So day by day keep grinding, ayan lang. Do what you do best, do what will you think na makakatulong, makakapag-angat as time goes by pag-i-stream mo. Yun lang. Hard work. Siyempre, hindi ka naman magiging ng gold kung wala kang hard work. Oo nga naman. Tama nga naman. Talagang... Kung sa pagtatrabaho, kailangan mo pagpawisan to gain something. Ganun lang din. Ganun lang din ang streaming. Oh, so, ang streaming. Streaming. Streaming kasi learn something. Syempre hindi as a streamer hindi naman yung kung ano yung gusto mong gawin is effective sa lahat eh. You have to be ano rin eh. Take a learning from the person na who is successful na. Parang ayun yung mga inspiration to set an example, ayun to be na maging example ka din sa mga nagsisimula. Tama nga naman, no? Para bang aside from yung hard work nga na parang gusto kong komentan no kanina na may nakita akong t-shirt na niya sabi pursige hindi puro sige. Hindi lang parang hard work talaga tapos sabi yung mga, maging ano ka, observant, para bang obserbahan mo yung mga inspiration, yung mga successful, para makakuha ka ng mga pointers sa kanila. Tama nga naman yun. Yeah. Yeah, maraming salamat, Dags, for that. May gusto ko pang idagdag na advice? Sa ngayon, wala pa eh. Pero on it, I mean, napaka-ano eh. Just want to make sure before tayo mag-move sa next segment natin. Mas mahirap yun, na ba yan? Hindi naman. Ano lang, inaano na natin yung script ba? Tsaka, ayun, shoutout ulit kay V. Pasensya na kung masakit daw yung sabi ko kanina na happily taken. Tapos hindi naman namin pinag-uusapan ng ano, ang na-taken kami. Pinag-uusapan namin yung pag-i-stream tsaka yung advice eh. No? Pasensya na, ayun. Alright, so ngayon we're gonna move on to the personal life segment. So ang personal na buhay nako, ni Dags. Personal kung ano na to. Kung ano ang kanyang ginagawa kung hindi siya nag-i-stream at naka-off yung camera niya, guys. Alright? Okay, so my first question is, meron ka bang hobbies or activities na kilig mo gawin na hindi related sa pag-i-stream or sa pag-video games? Basketball. Oh, basketball. Gano'n ka basketball? Yeah. Nice. I do dancing as well as my way of exercise din. Exercise. Kasi maganda kapag like kahit ano eh. Unless may mga dance group ka o kaya nagigig kayo,
dahil sa pandemic na yan, magandang way of exercise nga naman yung pagsali. Hindi naman. Actually, nung kabataan ko pa, para napakatanda ko na, no? Kabataan ko kasi I'm joining dance group eh. Actually, hindi naman na sobrang tanda na para nung panahon ko. Way back ha, elementary and high school years pa. Nadadala ko pa rin siya. Sa form of exercise na lang talaga yung dancing. Mahalig ka naman yung pagsaya. Tsaka, baga sports rin eh, no? Basketball. That's also good. Basketball. Sa height ko, wala sa height ang basketball. Basta nakaka-dribble ka at nakaka-shoot ka ng bola. And shoutout din pala kay Ayar Jacob Tan. Ayun, hello din po, idol. Ay, Master Hakob. Master Hakob, shoutout Master Hakob. Pero yun nga, like, tingnan mo, si Muggsy Bogues, di ba? Nakalaro sa NBA. Game siya malaki. Pero di na natin papangarapin ng league. It's a form of it's a form of a hobby na lang siya. Hobby na. Yun pa kasi yung tanong mo, di ba? Any other sports na nilalaro mo aside from basketball? Aside from basketball, I do volleyball as well. Oh, volleyball din. Nice. Sports and mahilig ako sa sports pero minsan yung sports hindi mahilig sa akin eh. Ayun. Pero like volleyball, basketball, mahilig ka sa mga sports na may bola. Pero hindi ako bolero ah. Wow, ayun, sabi na ako eh. Doon pa po tayo. Ang tanong ko sana pero hindi ka mabobola. Ayos na. Ayun. Sakit naman daw sa comment section, sabi ni V, lahat daw happy taken. Well, di naman ano yan. Okay lang yan. Hindi naman kami na... Nabi mga inaba. Sila Shizuko din pala. Tsaka sila Yeyen. Nice. Para mag-face reveal daw, sabi ni Jacob. Ayun. Tingnan natin in the future. Alright. Okay. Again, I just like to remind everyone kung may mga gusto kong itanong kay Dags, itanong yan sa comment section. But my next question is, Dags, meron ka bang paboritong pagkain? Paboritong pagkain? Ako as an Ilocano, my favorite ko talaga is favorite ko is pinapaitan. Pinapaitan? Oh. Yeah. Hindi ko parang, alam mo, I've seen that. Nakita ko sa mga menu yan. Pero hindi ko pa siya na-try. Ano ba lasa ng pinapaitan? Ilocano delicacy kasi yan eh. It's originated here. And form of beef na meron siyang basta yung experience ng lasa noon, ako nga hindi bago ka man at hindi ka Ilocano, magugustuhan mo siya. Oh. Parang gusto ko siya talaga siyang i-try. It's best also with instead of beef, goat din, kambing. Oo, kambing. Tapos yan, tapos sasabay, isasama mo sa sa bagong saing na kanin. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa ubang sinaing after. Nako po. Ayan na, meron na. At salamat, Dags. Meron na akong alam. Hanapin ko na yan. Baka meron na akong pananghalian. Alam ko na pananghalian ko. Ganap ako niyan dito sa Kung may mahanap ako sa Dubai, may mga restaurant naman dito. Dubai. You're from Dubai. Nasa Dubai ka pang lang. Nasa ibang bansa. Ayos na yan. Next question ko is, aside from basketball at dancing, tsaka amateur, baka nasabi mo na rin sa mga stream yan, meron ka pa kaya sigurong hidden talent na hindi mo pa na i-share sa mga viewers mo, sa mga kakaldags? Actually, yung hidden talent ko, mabuting itago ko na lang talaga eh. Ay, kaya hidden kasi, no? Oo eh. Itatago ko na lang talaga siya. Kasi pagka ginawa ko yon, baka umalis sila eh. Ay! Di natin alam. Di natin alam. Pero minsan ko minsan kumakanta ako dyan sa stream ko . Pero ewan ko kung nagugustuhan nila. Sinasabi ko na lang na... kung may violent reaction man kayo, wala kayong magagawa kasi stream ko to. Ganun ba ginagawa? Oo, yun lang. Ayan, shoutout Mami May. Ayan, also from Playforce TV. Ayan. Ayan, si Mami May M. Hernandez. Si Maylin, my loves.
Iliman Lals, Mike. Welcome. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagdaan. Ayun. Mm. Tsaka, ayun, sabi ni Leo, ano, mapait yun. Hara kasi pinapaitan ba kaya mapait? Ayan, not actually mapait siya. Pero kasi ano yun eh, kung talagang isipin mong pinapaitan yun, aling kasi yun sa ano nung baka. Hindi naman siya actually yung dumi ng baka kasi madumi talaga. Yung ano niya, yung sa mapait na part. Pero niluluto siya. Kung niluluto naman. Pero, oh, pero yung experience, hindi siya actually mapait talaga. Oh, tsaka hindi naman siya magiging delicacy kung hindi siya delicious, di ba? Ano ba kaya? Oh, yeah. Kaya nga delicacy. Ano naman yung word na delicious yun. Eh. Yes. Masarap yun, guys. So, gusto natin itry yung mga ganun na mga bagay, guys. Siyempre, hindi ko matatawag ang sarili kong Pilipino hanggang hindi ko natatry lahat ng mga delicacy sa Pilipinas. Mula Batanes hanggang Jolo. Tama ba? Batanes yun, di ba? Yung sa pinakataas yung mga isla. Yes, Batanes. Batanes, ayun. Hanggang sa Jolo. Yun. Lahat ng mga pagkain, try natin yan, guys. Mm-hmm. Alright. Okay, so again guys, sa mga viewers natin dyan, kung may mga gustong walang gustong magtanong kasi actually yung mga nanonood sa atin eh mga almost na demo, kaya kilala nila. Kilala na tayo. Alam na lahat. Oo. Pero siguro ito na yung last question ko for this personal life segment. Personal, so meron pang ano ha? Other? Oh, meron pa. Meron pa talaga. So, meron pa talaga mga dalawang short segments bago tayo mag-closing. Pero ito na yung huli yung question ngayon sa segment na to is, kung hindi ka nag-i-stream ngayon, kung hindi mo napakasok ang streaming, kung hindi mo na-discovery ang pag-i-stream, ano siguro pinagkakabalahan mo ngayon? Nagkakabalahan ko ngayon is, siguro artista na ako ngayon. Hindi, joke lang. Uy, nakukuhan. Mabunod na yung bagong cardo. Cardo? Hindi, aside pa, kung hindi ako nag-i-stream ngayon, malamang, ayun, nasa work ako ngayon. Working, ngayon is, graphic artist ako ngayon. Ooh, graphic designer. Oh, nice, pares pala tayo ng graphics. Pero sa sports, for sports apparel. So, usually, designs for uniforms from the sport. Mga uniforms, mga sports, yes. Do you also do like parang sa mga sublimation na siya. Sublimation. So particularly sa uniforms talaga. For so mga sports team uniforms ganun, mga yes, yeah. Nice. Ayos. Mm. Pwede pala ako magpa-design sa iyo ng mga ng mga jersey ganun. Ano bang magandang like parang sports apparel na jacket, like bomber or talagang jacket na may hoodie? Pwede kasi yung collared zipper lang, yung parang pang turtleneck. Collared. Yung parang talagang parang sports talaga. Zipper niya hanggang dito lang, hanggang dito siya. So mas type ko siya kaysa sa hoodie kasi ang hoodie is parang lumalabas parang taglamig lang talaga siya. Tsaka kadalasan ng hoodie, hindi zipper talaga, bubuksosin mo siya ng buo, di ba? Yes. Alright. Ayun nga naman guys, graphic designer doon. Nag-focus sa trabaho, no? Hindi ka nag-i-stream. Oo. So yun lang naman ang kaya kong gawin pa. Hindi, ayun. May tanong siya ako. Basara, pwede magtanong kayo. Oo, pwede magtanong. Tanong, lilagay, i-comment nyo lang yung mga questions ninyo. Comment guys, nyo lang. Sa comment section natin. At kung mabasa natin yan, tatanong natin yan kaya. No? Ano kaya ang tanong ni Macaster Jacob? Mga tanong nyo. Tanong sabi nga naman daw, mapait daw talaga pagka, pagka lalo na akong kambing, parang abdo yung lasa, tapos wag lang po madami ilagay, sabi ni V. Konti lang masarap siya, tapos manghang. Paano talaga? Kasi maraming mga parang yung ulam na talagang napaka, sila. Yung tipong, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog, pero yung in English, is ang tawag nila is moorish. So, ibig sabihin ng parabang isang subo mo, mapapasubo ka ulit na mapapasubo. Kasi masarap siya. Talagang moorish siya. So, feeling ko is yung parang pag lalo na pag sinabay mo sa kanin, talagang malapapalakas ang kanin. Malapapalakas sa kanin. Ayun. Ayun, ako po, Jacob Tan. Ito ang tanong niya. Ewan ko lang kasi sabi ni Boss Dags kanina is iwas na tayo sa mga personal na question. Ay, talagang kung tungkol sa love life. Pero tanong niya kasi, sino daw yung girlfriend ni Boss Dags? Babae siya, actually.
babae siya. Ayun, babae. Okay, yun na yung tagot doon, guys. Eh, na babae. Thank you, Boss Bags, sa pagsagot na. Kasi ayaw ko, Ian, eh. I don't wanna put you on the spot, tsaka kung ayaw mo pag-usapan. Eh, no? So, yung po, Ayar Hakob. I have to, ano lang, remain, ano, discreet lang muna, pero yung iba dyan, alam na. So, makimarites ka na lang po sa mga nakakaalam. Makimarites na lang. Masabasa na lang, kasi para nakita ko sa comment section kanina, eh, scroll up ka na lang. Ayun, pero ayun back nga read, po. Back-read nandiyan yan. Babae daw siya. Babae daw. Okay. Ayun, maraming salamat. Alright, so we're gonna, again, kung may mga gusto ko ihabol ng mga tanong, tanong nyo guys. Pero we're gonna move on to our next segment, which is Dreams and Goals. So basically, isa lang ang tanong dito sa segment na to. Hingi lang ako sa'yo ng tatlong words. Can you give me three words na madedescribe ka in the future? Na para bang ano yung gusto mong makamit in the future? Ano na si Dags Gaming in the future? Tatlong words lang. Successful. Okay, successful. Famous. Wow, famous ah. Famous, oh, famous syempre. Humble. Humble pa rin. Kahit ano, kahit famous, humble pa rin. Yes. Ayan. So, successful, famous, and humble. Yan, aabangan natin yan, guys. Kasi, not necessarily, hindi naman ganun si Dags ngayon, pero ito yung parang gusto niya talagang i-maintain or ito yung ano niya. So, successful, tsaka famous, tsaka humble. Famous yung parang ano na yun, parang artista, parang household name ang tawag. Na kahit sino mang Marites ang tanungin, kilala ka. Kumbaga. Tsaka nasa reacts daw, sabi ni V yung girlfriend na yun. Nasa react. So yung ano, simple lang, four-letter word lang si Dags. Oh, four-letter lang Dags. Eh. Tsaka ayun, salamat, shoutout kay Kenzaki, Karim, cool. Yun, sabi niya, cool din daw. Alright. So now we're gonna move on to our last segment before we go to plugs and promotions bago sa ating closing. I have a segment na tinatawag kong Pictionary. So alam mo yung larong Pictionary? Yung parang ito-drawing nila para mahulaan mo yung kung ano yung word, di ba? Mm-hmm. So itong segment na to, this segment, Pictionary, is I took that Pictionary and ginawa ko Nani, which is in Japanese word for what, di ba? What? Nani? Picture what? So, picture what? So parang picture what? Oh, so ang segment na to is where I go to the personal, hindi naman personal, pero social profile ng ating guest, which is this week nga naman si Dags. And tagalap ako ng picture or pictures, kung marami ako makita, na pwede nating tanungin si Dags to explain in context kung ano yung nangyayari sa picture. Like, sino yung nasa picture, ano yung kailangan ito kinuha, saan ito kinuha, etc., etc., etc. Alright, so, isa lang naman ang picture na papakwento ko sa iyo, Doug. So, ready ka na ba magkwento? Natin patagal eh. Okay, natin patagal eh. Ito na, tip of the bandit. Ito gusto ko sa iyo eh. Ito gusto ko eh. Walang ano eh, walang kaba-kaba eh. Alright, so ito na guys. Oh, kasi so, pagka ano eh, patatagalin pa eh, ganun din naman yung kaba na manaramdaman mo. Oo nga, mas matagal pa yun. Matagal pa eh. And then, Dags, mag-share ako ng photo. So, mm-hmm. Kung nakita mo na siya, go ahead, tell the story, and then kwento mo na. Alright? And, yeah. Dito sa Meet Sam, makikita mo. Tama siya. Okay. Yan na. Oh. Sino yan? May tanong, sino yan? That picture was taken at Bigan. Oh, sa Bigan. Ilocos, sir. Bigan, Ilocos, sir. Actually, it's a ano yan, ay isang along Calle Crisologo, I think, or dun sa kabila. And as we were walking with my family yan, vacation yan nung galing akong may sa Maynila pa ako working and may plan to make a vacation and eventually to visit my relatives here dito sa Ilocos. We plan to mamasyal sa Bigan. So from that picture, yan yung time na gwapong-gwapo pa ako sa sarili ko. Hindi, joke. Grabe naman. Hindi naman. Yan ang isa sa mga memories ko from Bigan City.
sa Ligan. That's this was like purpose. Family vacation. Kailan to? Like, when was this? I don't exactly remember kung anong ano to. So, kailan ba yun? Eventually, wala pang COVID yun. So, medyo matagal-tagal na yan, ano? Mga 2018 din yung bale, no? 2018? 18, 19? Something like that. Ano po? 2019. Family, ano siya? Family trip sa Vigan. Family trip sa Vigan, yes. Nice, nice. May tanong pala ako sa Vigan. Di ba kasi nakakapunta dun eh? Mm-hmm. May tanong ako sa Vigan. Wala mo kumakain ng karne dun? Hindi mo yung karne. Everyone eat meat doon. Hindi, kasi vegan eh. Ah, vegan. Kasi nag-gets ko na. Kasi vegan. Vegan na ako, podcast ko to. Oh my gosh, that bad joke. Sorry. Oy, napaka, nakakataba naman ng puso yung admin ko na yan, no? Ay, one of a kind daw. Dags with a big heart daw. Yun, ano? Maraming salamat. Salamat. Sabi ni Kenzang, just go. Pero hopefully, everyone in your family is safe naman at saka nag-enjoy kayo ng vacation na to. And yes. Sa pamilya ni, ano, sa family mo, Boss Dags. Ayan. Okay. Thank you so much. All right. But yeah, for now, thank you again sa pagkwento mo na story na yan and about this photo. And yes, I'm gonna hand over the floor to you for our next segment, which is plugs and promotions. So ito, ibibigay ko sa'yo yung floor kung meron kang gustong i-plug na event, upcoming event, plug mo yung page mo sa mga viewers natin na ipanaka-follow sa'yo. If meron kang gustong i-shout out, Jowa, this is the time, and family, mga gano'n. Tubig. Anything else under the sun you can share about your life and all that. So go ahead, guys. The floor is yours. Hello, hindi ako paligoy-ligoy, hindi na ako magtatagal. Kindly like and follow my page, Dags Gaming. So I'm a meal streamer from Ilocos Sur. Currently Ilocos Sur ako. And shout out to my admins out there, si Vivi, and shout out to my girl. Andiyan ka lang. Salamat sa support. And to my followers, thank you so much for always catching up, always watching my stream. Bored man o galit man si Dags, nandiyan kayo to cheer me up. And thank you so much for supporting me and my page. Yun lang. Ayan, no, there's nothing else to ano na. So thank you so much, guys, for the opportunity, and nakilala ko kayong lahat. And Boss Harakiri, ayan, thank you so much for the opportunity na sinama mo ko sa segment mo, one-on-one interview. Thank you. Ayan. So yun, shout out to my family, ayan, na always supporting me din sa mga gusto, sa dreams ko. Hindi sila kumokontra kung ano gusto mo, join ka, kung ano gusto mo, gawin mo. Basta alam mo kung ano yung do's and don'ts. Yun. All right. Maraming salamat, Dag. Sa'yo nga, grabe to si Kenzaki. Okay, end stream na daw. Minamadali mo kami. Okay na. Enjoy pa kami dito eh. Okay. All right. So, yun, maraming salamat again, Dags. Shout out again sa family mo na sumusuporta nga sa'yo. Thank you. Everyone that's supporting Dags. Thanks. Lalo na yung mga kakaldags and yung mga special people in his life na tumutulong sa kanya sa pag-isim niya, yung mga admins niya, and everyone that's visiting and viewing this podcast. Maraming salamat sa pag-suporta ninyo, guys. For those of you na nanonood na hindi pa nakaka-follow kay Dags, please do check him out over on his page, Dags Gaming. That's D-A-G-Z Gaming. Pwede nyo rin pong hanapin kung technical kayo. It's facebook.com/DAGZ TZY0524. Ayan. Okay, guys, kung nakuha nyo yung code na yun, sensya na, hindi lalabas yun sa baba ng ano natin. Ayun, hindi pong pag bibigay ka ng code, may lalabas na code, di ba? Pero hanapin nyo na lang yan, guys. The one and only Dags Gaming. Please do give him a follow. If kaya nyo rin, mag-support na nangyay sa kanya, guys. Maraming salamat, Dags, again, sa pagsama. And anytime. Sa pag-join ng ating podcast na to. Maraming salamat din sa ating sponsor for our podcast. It's GoodGame.ph. It's an online amusement-style platform that allows esports fans to pick their favorite teams and win and redeem exciting prizes. So kung gusto nyong supportahan ng mga teams ninyo and then win prizes at the same time,
Hindi lang simpleng shout out. Try and check out goodgame.ph. If it's gonna be your first time to register over there, guys, make sure to use my affiliate code HARA pag nag-register kayo para meron kayong extra pogi points. Alright, so maraming salamat din to Playforce TV, kanila Mamyo, Clags, AJ, and everyone over at the back end na sumusuporta sa aming mga streamers over there. Thank you so much. Thank you so much. Napag meron kaming red flags, violations, kung may problema kami sa kuryente, sa internet, problema sa love life, tumutulong kayo. Maraming salamat. Ay, sa love life ba? Ay, hindi. Wala pa naman akong problema eh. For now. Lahat kung ano, kung gusto mo magtanong ng ano, always available yan sila mamaya. Oh, yeah. Parang ano, decision na ko eh. Sinasabi ko, always available sila. Pero yung mga experience naman kasi nakakatulong sila. So maraming yes. Salamat to everyone at Playforce TV. Make sure guys, sa mga viewers natin, to check them out and make sure to stay notified over here at Playforce TV. Meron din silang YouTube. So check us out over there for the highlights and vods. Pero stay notified here sa Facebook page para maka-notify kayo sa aming mga weekly podcast every Thursday. Madam Becca, Madam X, ito po ang segment na R18 topics, mga usapang romansahan at mga pag-ibig. Kung gusto po ninyo ang ganun ang pag-uusapan ninyo, 9 PM po yun every Thursday, so make sure to check that out. Every Friday rin po, Pep Talk Friday with our other podcasters. Yan, sila, included ako dyan, pero kasama mostly sila Papa Way, sila Legend Daddy, sila AJLDT, sila Potato Pat, everyone, mga podcasters natin over here. Dags, if you're free on Fridays, pwede ka rin sumama dun. Sure. 7 PM pala yung Madam X. Sorry guys, it's 7 PM. 7 PM. And also yung Pep Talk Friday, every Friday din yun, 7 PM. So Dags, if you're free, pwede ka rin sumama doon sa mga podcast. And we're basically random any topic under the sun na pinag-uusapan. So last week yung topic hindi ako nakasama, pero the topic was, I think, about the K-12, yung sa education system. So since teacher nga naman si AJLDT, siya yung experience diyan pagdating sa teaching. Sa segment na yun. Hindi nga lang siya live, so nag-replay ako sa segment. Pero ayos na yun. But if you're free, if you're available. Kasi naka-live stream kasi ako noon eh. Yung nga, may live stream na yun siguro. Pero if you get the chance to join every Friday, 7 PM, you're welcome to join that as well. And also, guys, every Sabado nga naman, ako ang inyong nag-iisang, ano bang humble sa Tagalog? Humble na, humble servant, kumbaga. Lingkod. Blank lingkod. Basta ang inyong humble na lingkod. Pakumbaba? Mapukumbabang lingkod or something. Basta, amang lingkod? Harakiri? Amang lingkod. Kumbaga. Yours truly, Harakiri, every Sabado nga naman, 6 PM over here at Playforce TV. Get ready with Harakiri, kung saan natin ini-interview at kinikilala ang inyong mga favorite Playforce TV talents. At this week nga naman, ang kasama natin ay si Dags. Maraming salamat again, Dags. Sa mga viewers natin dyan, mga hindi pa nakaka-follow sa akin, make sure to check me out over on my page at facebook.com/Harakiri. Nag-i-stream po ako ng Genshin Impact and Valorant. Currently nga lang inayos ko yung schedule ko, and usually kasi pagka nagising mo after work, kaya nga lang napapagod na ako, like after work medyo heavy kasi galing ko lang ng bakasyon, so I'm just trying to adjust again. So magbabalik ako guys sa pag-stream, don't worry about that. And yeah, I guess wala na ba tayo nakalimutan ni shoutout to Mayla Chica, ayun po, Di Hamak na Lungkod. Thank you so much, Mayla Chica. Shoutout to May. Yes, syempre, kailangan i-shoutout yung jowa. Make sure to check me out over, guys. Oh, Harakiri. And as always, maraming salamat. Be excellent to each other and keep on sharing the Hara love. I'll see you guys next Saturday dito sa podcast natin. And God bless you all. So, see you all next week. Salamat again, Dags. Thank you. Bye-bye.